Guys, muli tayo po'y nagbabalik. Tayo po'y magche-check ng Mustang. And guys, 2008 model. Customer complain, car not start. Kahit redondo, guys, wala. Check natin. Unahin muna natin check yung battery kung okay. Pangalawa, check natin yung starter. Ayun guys, ito na yung update ng Mustang. Ang nakita kong problema guys, kung mapapansin nyo itong wire, na to, kulay isa. Yan po ay papunta sa solenoid ng ating starter. Ngayon, nung tinaas ko yung sasakyan, pinakarang ko sa mekaniko, walang supply na lumalabas. Ngayon, tinanggal ko dito banda yung battery. Dito banda nakalagay yung battery. Pinakarang ko ulit, nagkaroon na ng supply. Corroded na pala guys yung wire niya. Naninigas na. Ayan ako, makikita nyo, nagka-crack-crack. Ang gawin ko guys, papalitan ko na lang ito mamaya. Update ko kayo guys. Kasi nag-crank na siya eh. So yun ang nakita kong problema guys. Yun. Update ko kayo mamaya guys. Ito po ay Ford Mustang 2008 model. Tayo po yung nagbabalik. Ayan po guys, kung makikita nyo yung itim na wire dito sa ilalim. Yan po ay pinalitan ko na. Binalot ko po siya ng flexible. Ayan, kung makikita nyo sa ilalim yan. Yung kulay itim na flexible. Pinasok ko po yung wire. Para hindi po madaling mag-crowded yung ano, tumigas yung wiring. Kaya lang ayaw umandar dahil napakatigas ng wiring nung chinek ko, pinakrank ko sa mekaniko, tapos tinignan ko kung may supply yung wire na papunta sa solenoid, sa starter, walang supply. Ngayon nung tinignan ko, nung dun sa loob meron, siyang supply. Yung papunta dito sa starter, walang supply guys. Kaya sabi ko, tumigas yung wire, corroded siya, kailangan lang palitan. So yun lang guys. Dagdag kalaman. Ford Mustang po ito. Ito po ay ang kanyang wire papunta dun sa ignition ay ano na siya. Modified na. Nilagyan na po nila ng relay. Ito pala guys yung naging problema ng Mustang dahil ayaw umandar. Mapapansin nyo guys. Yan corroded na siya tsaka matigas. Nanigas po siya guys gawa nung siguro sa sobrang init. Tapos hindi pa po nila pinalot ng electrical tape. Protection din yan sa init. So ayun na guys, umandar na siya. Ito lang pong naging dahilan niya bakit ayaw umandar. Sabi sa akin ng manager, galing na daw po to sa ibang workshop. Hindi nila mapaandar guys. Umabot ng 3 araw. Dinala po dito sa amin. Siguro na check ko. Chinek ko una yung battery. Nag-weak na yung battery. Chinarge ko na yan. Tapos yung pangalawa kong chinek, pinakrank ko sa mekaniko. Inangat ko yung sasakyan. Tapos nung pinakrank ko sa kanya, walang nilalabas na power supply dito guys. Yung papunta sa solenoid. Pero nung yung dugtong nito papunta sa ignition, sinubukan kong test lightan, meron naman. So sabi ko, ito lang yung problema. Nung pinalitan ko, pinandar ko, umandar na siya. So, yun lang guys. Dagdag kalaman sa atin. Salamat. Ayun guys, naikabit ko na rin yung battery. Ngayon, susubukan natin. I-charge ko na rin po yan, yung battery. Susubukan po natin ngayon kung aandar. Punta tayo sa loob guys. Susubukan natin pandarin. Sana guys aandar. Yun, mandar guys. Mandar na siya guys. Ayos. Yun guys oh. Na maingay guys.
Yun lang ang problema nito guys, yung wire.